isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat at welcome back sa Habi ni Daddy. Duduktungan po natin yung topic na nilabas natin nung nakaraang vlog tungkol sa pagpaparis ng ibon. No? Didiscuss naman natin ngayon paano magpaparami, paano magbreed ng ibon. Alam na natin yung kung paano mag-gender. Alam na rin natin kung paano magpares ng budgie. Ngayon naman ay paano natin pararamihin? Paano tayo successful na makakapag-breed, makakapagparami ng ganitong uri ng mga ibon? Ang budgie at budgerigar ay isa sa pinaka mabilis na paramihin ng ibon. Pero bago tayo magsimula sa talakayan natin, alam ko yung iba sa inyo alam na to, pero ito ay para dun sa mga baguhan na ngayon pa lamang pumapasok dun sa hobby ng pag-ibon. So, huwag niyo po kalimutang pindutin yung subscribe button natin. Ako po ay humihiling na subscribe po. Mag-subscribe po kayo sa ating channel at i-turn on niyo po yung inyong notification bell at i-set niyo po sa all para lagi kayong updated sa tuwing mag-a-upload tayo ng mga video tungkol sa pag-aalaga, pag-breed, pag-tame, pag-hunted at pag-free flight ng mga ibon. Ganun din tungkol sa mga mutation. At iba pang bagay, nutrition, iba pang bagay tungkol sa pag-aalaga ng ibon. Okay, yun nga yung topic natin ay paano natin successfully may breed yung ating mga alagang budgie at budgerigar. Meron tayong video tungkol sa how to prepare birds for breeding. Kailangan po nating i-apply yon sa ating mga budgie. Katulad ng paggamit natin noon sa ating iba pang alagang ibon, tulad ng African lovebirds at yung mga medium birds natin, cockatiel, great chicken at iba pa. Lahat yan ay a-applyan natin ng how to prepare. Kasi kailangan prepare ang bird ninyo sa breeding. Hindi tayo pwedeng basta lang magpares ng mga ibon na hindi naman prepared para magbreed. Kasi mangyayari po niyan, pwedeng hindi mag-anak or pwedeng hindi fertile yung magiging mga itlog nila. Or nagbabasag ng itlog, kinakain yung itlog, o pwede pong ganun yung mangyari. Though dapat po, sundan nyo yung how to prepare birds natin for breeding bago po natin isalang yung mga pair natin ng budgie sa mga breeding cage nila. So, paano nga ba ang ano, kung nakaprepare na ang ibon sa breeding, paano natin malalaman? O ganito po. Ang ibon po ng, ang budgie po, kapag kayan ay condition na para sa breeding at nasa tamang edad na, ang kulay po ng ilong ng lalaki ay dark blue, royal blue na dark. Tapos yung sa babae naman ay brown. No, nagba-brown yung ano, nagda-dark brown. Yun po yung condition na talaga yung mga alaga nating ibon, no? Pang-breed na talaga 'yon. Pang derby na, okay ka nga. At sigurado po na 'yon ay mag-aanak at mag-iitlog ng marami. Kapag ka nasa ganung condition, peak condition po kasi pag ganun ang kulay ng mga ilong nila. Pero pwede rin tayong mag-breed ng ibon na ang ilong ng babae ay medyo brownish white pa lang. Pwede na po 'yon. At sa lalaki naman pagka yun na dark blue na ang kulay ng ilong, pwede na po nating yan i-breed. Para makapag-breed tayo ng ibon, at least kailangan po natin ng 15 by 15 na cage, at least ganun karaki. Ganun ng minimum. Yung iba nakakapag-breed sila sa 17 by 10, yung triple cage, 17 by 10 ang sukat noon. So, medyo maliit yun, pero nakakapag-breed din po doon. Kaya lang mas maganda na at least ay 17 by 15. Yung double cage ninyo, hatiin nyo po sa dalawa. Dalawang pair po ng budgie or ng budgerigar ang kasya doon. Sa budgie po, kailangan mas malaki.
dapat ay 15x24. O ganun po. Pero magbibreed din yan kahit na sa ganun din. Kaya lang medyo malaki kasi ang body. Dapat yan medyo mas malaki yung cage niya na ginagalawan. Kumpara sa mga Bajeriga na mas maliliit. So, ganyan po ang kailangan. At ang nest box na ilalagay natin at least pag sa Bajerigar, 6x6x10 or by 8, 6x6x8 to 8x8x10. Sa Baji, 8x8x10 or mas malaki pa. Na ipapayo ko po, dapat gumamit na kayo ng 8x8x10, yung pang African lovebird. At kailangan po, meron po yung hukay sa yung sa floor ng ano niya, yung flooring ng nest box. Kasi ang Bajerigar po, hindi po yan naghahakot ng nesting materials. At karamihan po dyan, ayaw ng nesting materials. Inaalis po nila yon. Kahit lagay nyo siya ng kusot, tinatapon po nila yan sa iba. Yung iba naman, pumapayag na merong wood shaving, pero yung karamihan hindi. Ang maganda po sa ka-experience ko, yun lang, yung may hukay lang siya, tapos pag nag-breed na siya, at magkakaroon po yun ng mga poop nung ano inakay eh. Yung mga matitigas na kulay puti na poop nung inakay, saka yung mga food na sinusubo ng mga parent na tumitigas doon sa nest box. Yun po, maganda pong ano yun, nesting materials na po nila yun. Kaya minsan hindi ko po nililinisan talaga kapag meron na nun. Kasi yun po, merong airflow po yun eh. Yung ano, kumpara sa pusot or wood shavings na mas dikit-dikit. Yun kasi mas ano doon, mas solid yung particles kasi na yun. Kaya lang, hindi nga lang siya magandang tingnan kasi poop yun, dumi yun ng mga ibon. Kaya lang, maganda po yun na gamit na wood shavings para sa kanila. Ang gagawin nyo lang, pagka makapal na yun, babawasan nyo. Ako, ganun po ginagawa ko. At doon, nakakapag-breed ako ng maganda. Nakakapagpaanak ako ng 7, 8, hanggang 9 na inakay. Sa magagaling na breeder, ng parakeet, ay nabubuhay po nila almost lahat yun. Ang pinakamponte ay 3, 4, or 5 na mga inakay. Yan po yung nagiging result ng breeding natin. Sa setup po ng cages nila, yun lang, lagay nyo lang ng pwede sa labas yung nest box or pwede rin sa loob. Kung maliit lang yung nest box na gagamitin nyo, kamukha nito. Yan, maliliit lang yung nest box nila. Ano lang yan? 6x6x8 lang ang sukat niyan. So, maliliit lang. So, pwede sa loob. Pagka malaki na 8x8x10, sa labas nyo na po ilagay. Iahang nyo sa labas. Para hindi masyadong masikip sa loob. Lagay nyo lang ng isang perch para doon po sila magme-mating. Madalas po ang magme-mating yan sa perch. No, yun po yung mas prepared nila. Mas successful din po ang mating kapag may perch ang ibon kesa sa flooring ng cage na sumasaya yung buntot nila. No, mas maganda ang positioning pagka nasa perch yung mga ibon natin. No? So, dapat may perch. Sa pagkain naman na ipapakain nyo pag breeding na sila, dapat po sanayin sila sa chick booster at seed mix. Ako po, personally, sa katunsan ko at sa ina-apply ko sa kanila, ang ginagamit ko po na pagkain ay 50% chick booster with pecotrine powder at 50% na seed mix. Mas maganda po kung ang seed mix nila ay canary, yung maliliit na seeds lang, canary, bird seed, yung iba-ibang kulay na white mealy, black mealy, red mealy, yun po yung ilagay nyo, yung mga maliliit na seeds lang. Tapos konti lang ng konting ipiraso ng sunflower na maliliit at saka oat growth. Yun. Yun po yung seed mix natin para dyan. Sa fertility vitamin naman po na gagamitin natin para makapag-breed sila, ang kailangan po yung mild lang, yung pinaka-mild na fertility vitamin. At sa case ko po, at personally ina-apply ko sa kanila, pecotrine powder po yung the best para sa mga parakeet. Natry ko mang gumamit dyan ng iba, hindi ko na i-mention yung ibang fertility vitamin na ginamit ko kasi ayaw naman nating na
masira yung ano, yung ibang product dahil dun sa experience natin, baka lang na hindi lang hiyang sa atin, pero sa experience ko po sa paggamit ng ibang fertility vitamin ay marami pong hindi ano, pertinent na itlog. Clear eggs po karamihan, kasi siguro yung dosage ay masyadong mataas or masyadong mataapang yung pagtitimpla natin, kaya marami yung infertile na mga itlog. Sa Picotrin powder, ito po ang resulta ng ating breeding. Makikita nyo naman na maganda yung bilang ng inakay, na sa average tayo ng 4 to 5 na inakay, minsan 7-8 na inakay ang napipisa at nabubuhay natin. Parehas pa rin yung magiging pagkain kapag tapos na mga kapisana. Dadagdagaw nyo lang ng chick booster at nung seed mix nila. Dadoblihin nyo lang or triple yung dami. Depende dun sa bilang ng mga inakay ng ating mga alagang ibon. So pag sinunod nyo po yung pattern na yan, ay makikita nyo na nagbababaan na dyan yung mga inakay. Makikita nyo, may enjoy nyo na nagsisipagbabaan na yung mga inakay mula dun sa pair ninyo, no? Mabilis na mabilis nilang yung mapaparami. Okay, so karamihan sa ating mga video ay impromptu. Kung ano yung topic na nakita ko na tinatanong ninyo ay sinasagot natin na kaagad. So kung may nakakalimutan tayo ng mga topic na related doon sa o subtopic na related doon sa mga topic na dinidiscuss natin, pwede po kayong mag-comment. I-comment nyo po kung may nalaktawan tayo na importante at duduktungan po natin ulit yung video natin para mas maliwanag at maging magandang guide para sa mga kahabi natin na nagsisimula sa hobby ng pag-iibon. Salamat mga kahabi sa inyong support at panonood. God bless po sa inyong lahat.